hindi ko alam kung ako talaga yung nasa salamin dahil tingin ako doon, tumingin ako doon, tingin ako lahat sa salamin. Nakikita ko nga sa mata mo na hindi ka makapaniwala eh. Sabi ko pumuti ako, umanda ako. Dahil naka-uniforme pa rin ako, pero maliit pa rin ako. Pero happy. Oo naman, kasi ngayon ako nagkaba ng buhok, nag-blunt ng buhok, tapos nag-makeup, kaya mo nang sumayaw with your makeup. Kung hindi ang mapaiyak. Ayun yung mga kuya, ito ang galit na kuya. Ito yung gusto nga, pwede yung natin pagdura sa maliming mga. At sa puntong ito, nais na ni Ma'am Clorinda na mag-backout sa challenge. Nagpaliwanag kami na mabuti para kumbinsihin si Ma'am na di namin gustong ipahiya siya at malinis ang aming hangarin. So ngayon, Ma'am Clorinda, magkakompromiso tayo. Pinalata na mo natin yung gamit na ayaw nyo. Ano ang dahilan tayo pa rin yung sumunod? Wala namang problema yun eh. Basta pag magalaki, ano yung sobray. Matapos ang dalawang oras na pakikipag-usap si Ma'am Clorinda, ay pumayag na rin siyang hindi mag-back out. Hindi ako ganun kakilip. I love this place. May paliwanag namin sa kanya na kailangan niyang pagdaanan ito para maranasan ang buhay ni Mystica. Isa rin ito sa mga daan upang makilala niya ang pagkataon ni Mystica. At ang unang-unang magbibigay na respect sa sarili ay ang kay katawan. Kung hindi magandang tingnan, bakit mo magawin hindi bagay? Gusto nila, pero sa'yo hindi. Bakit mo gagawin? Siyempre, ginagawin isang bagay. Do you like it? Okay, so maraming tayo na tapo na loob. Pagkatapos ng lungkot ay saya naman dahil si Ma'am Clorinda mukhang ready na talaga sa mga pagsubok namin sa kanya. Go, Ma'am Clorinda! Yeah, abangan bukas ang pag-attend ni Mystica ng faculty meeting. I was very friendly to them but I had to make sure that I was firm. At kailangan ipakita sa kanila na ako'y pwede rin nilang igalang. Pwede ba? At ang kanyang pamamalengke sa Divisoria. Baka, well, libre na lang. Isa, libre. Samantalang kakaibang Victoria naman ang ginawa nitong si Clorinda. Kasama pang paggawa ng kanyang kauna-unahang commercial. At eto pa, recording alamig siya. Yan ang mga eksenang di dapat palampasin. Bulutin mo ang pinis sa dili ko. Aba pa, pakinggan nyo rin ang ating mga bida ngayon. Unang bahagi pa lang yan ang ating mga challenges. Ay, wala pa sa kalahati. Exacto. Kaya dapat abangan sa mga susunod pang araw. Mga iyakan, tawanan at iringan ng ating mga bida. Kaya tutok lang sa programa kung nasa na tunay na drama ng buhay. Ako po si Primela Baranda. Nandito sa Extra Extra kahit sino pwede maging bida. Kaya kung sa tingin nyo kayo yung aming hamon, walang kakataon. Ako po si Paolo Pidione. Kami ng mga puso dito sa GMA. At ito ang Sleep Series ng Extra Challenge.